To see is to believe. May isang bulag na nagagawang magsaka at maitaguyod ang kanyang pamilya sa kabila ng kanyang kapansanan sa tulong ng 5 taon niyang gulang na anak. Hinanap namin ang mag-ama at dinala kami ng aming pananaliksik sa barangay Hindangan, Sogod, Southern Leyte. Doon nakilala ng aming team ang 40 anyos na si Nelson o mas kilala sa tawag na Dodong. At ang kanyang anak na siyang gumagabay sa kanya sa masukal at matarik na bundok ang 5 taong gulang na si Jenny. Alas 8 ng umaga, naghahanda na ang mag-ama, paakyat ng bundok, kung saan magsasaka si Dodong. Bago simula ng paglalakad patungo roon, si Dodong mismo ang naghahanda ng kanilang mga pangangailangan. Yeah. Sa mga parte ng bundok na alanganin si Dodong, kailangan niya ang gabay ng kanyang maliit na anak. Hawak na. Sa maniwala kayo o sa hindi, sanay na raw si Dodong na gawin ito mag-isa kahit pa siya'y bulag. Makapigil hininga silang pagmasdan, lalo na kung tumatawid sa bangin o hindi kaya pilit na bumabalanse sa madudulas na bato. Makatatay daw talaga itong si Jenny. Yan. Oops. Yan. Kapag walang pasok siya sa eskola niya, iyak siya kapag patungo na ako sa trabaho. Ayaw niya diyang akong mag-isa. Hindi niya gusto na ako lang mag-isa patungo doon. Nakakarga siya dito sa dito lang sa liig. Magsabi siya sa akin, "Wag diyan. Dito lang." Kahit mahirap maglakad na may karga kong bata. Kaya nga bata 'yon, kapag madulas ako, paano nang pag kami dalawa mahulog sa bangin? Iingatan ko lang. Sabi ko kay Lord, huwag mo akong pabayaan. Paano pag may bangin, paano 'yung ginagawa niyo? Wala nang hinahiram maglakad. Makalipas ang 1 oras, narating na nila ang lugar kung saan magsasaka ngayon si Dodong. Kaya habang inaasikaso ni Dodong ang mga pananim, nakabantay si Jenny. At kahit bulag si Dodong, may sistema siya sa pag-aani at pagtatanim ng mga gulay. Pagtanim ko noon, nang wala pa itong, hindi pa ito tutumubo, yung seedling pa lang, itong stick, upang pagtubo niya, alam ko na. Pero ang pinaka nakakamangha sa lahat, sa kabila ng kalagayan ni Dodong, kayang-kaya pa rin niyang umakyat sa puno ng nyog. Ba? Ito ba nga? Manabiro talang bata to. Kuwang pa? Ako na po na. Ayaw na. Ay, nai, sayang. Isang gakos-gakos ng isang mga anak, kisan-kisan. Tapos, sabi niya, mayroon sa janga ka ng kuan ko no na pinang janak kanang pinangga jud mo na ho na ang may-ari ng lupang pinagsasakahan ni Dodong na antig nung nakita niya ang mag-ama kaya naisipan niyang videohan ito. Sa panahon na iyon, naramdaman ko kay Dodong sobrang awa kasi kakaiba sila sa lahat. Imagine mo, may anak pa, 5 taon pa lang, tapos
prosigido sa pagtatrabaho. Dapat talagang tularan sa mga taong nakapanood nito. Sinabi ko kay Dodong pagkatapos ng break time namin, Dong, huwag kang mag-alala, susubukan natin. Baka yung paghihirap mo, makapagpahinga ka na rin kahit ilang araw lang o linggo. Basta ang importante, may taong marunong maawa sa iyo. Yung bata, napaka-awa, tingnan. Guyon-guyon niya yung ano niya, ama, sa bukid. Kahit sa mga grabe ka ano na ano, yung terrain ba. Hindi raw ipinanganak na bulag si Dodong. Binata na ako. Doon nagsimula ang mata ko na biglang lumabo din ang mata. Kasi pagaling po ako sa sobrang mainit na trabaho, pag uwi naman, maliligo. Hindi ko alam may masamang resulta yon para sa mata ko. Hindi ako makatanggap na ganito ang buhay ko. Bakit nagkaganon? Ang sabi ko sa sarili, Lord, bakit naman ganito? Hindi naman ako masama. May maraming mga masama. Pero bakit ako naman? Yun. Pero nga, sinisihan ko yan. Dila akong nanay ko, sabi niya, Dong, wala ka namang simba. Palagi ka nang tatrabaho. Nay, kaya nga. Alam ko yan, pero mahirap din tayo. Pag hindi tayo trabaho, ano mang pagkain natin? Sa tulong ng mga mahal niya sa buhay at ng mga kaibigan ni Dodong, tinanggap na rin niya ang kanyang kapalaran. Kahit pa nadagdagan ang mga dagok niya sa buhay, sunod-sunod na pumanaw ang kanyang mga magulang. Sobrang nakapagkasakit. Wala na akong nanay na mahal ko sa buhay. Kahit patay na siya, higa rin ako katabi niya. Niyakap ko pa siya. Ang hiningi ko sa kanya, nanay, kung pwede, sana tulungan mo ako, nanay, na may babaeng magmamahal sa akin. Sa pamamagitan daw ng kanyang talento sa pag-awit at pagtugtog ng gitara, nakilala niya ang kanyang magiging misis na si Gemma. Ang kanilang pagsasama, biniyayaan ng tatlong supling. Ang pangarap ko sana, unang-una, itong pag-aaral nila, paano ko mabibigay sa kanila ang maganda ng kabukasan. Kung pangarap lang, marami sana akong pangarap, pero hindi ko lang ipa-voice out. Kasi kapag mangangarap ako, para lang akong naghihintay kaya sa iyang wala. Si Jenny namang mahal ko, ipapangako ko lang sa kanya hanggat ako'y buhay. Hindi ko sila pababayaan. Samantala, para malaman ang kalagayan ng paningin ni Dodong, dinala namin siya sa isang espesyalista sa Tacloban. Ang sanhi ng pagkabulag ni Dodong, retinal detachment. Nagkaroon din daw siya ng katarata at ng tinatawag na retinitis pigmentosa. Kondisyon kung saan inborn ang paglalabo ng mata. Kuya Nelson, no, pagkatapos natin eksaminin yung mata niyo, oo, sa kasamaang palad, medyo mahirap nang ibalik ang paningin, no? Actually, may katagalan na rin kasi na hindi nakakakita, no? So, mahirap na siyang remedyohan sa ngayon. Kailangan nang laging may eye goggles, katulad ng suot mo ngayon, para iwas sa aksidente. Dok, noon pa lang natanggap ko na ang katotohanan na talagang bulag na ako. Mm-mm. Kaya naman, hindi ko nang pagkawala ng pag-asa. Ang Panginoon, yung Panginoon ang pinaka-pag-asa ko sa buhay. Sakitin din daw ang kanilang mga anak, kaya pina-check up na rin namin ang mga bata. Ikaw siguro may lagnat kasi parang namumula ka. Yung anak mo, Gemma and Nelson, no, itong panganay natin, si Jenny, maliit po siya para sa kanyang edad. 12 kilos lang po siya para sa 2 taon na bata. Ito naman si Nelly, yung pangalawa natin, no, medyo maliit din siya sa timbang. Pero ang pinaka-problema natin ngayon dito kay Baby. Si Baby kasi, naghihika siya ngayon. Kaya siya mas grabe sa kanilang tatlo. Si Baby talaga ang grabe yung ubo ng ubo. Binigyan din namin si Dodo ng bagong bota.
gamot at bitamina para sa mga bata, bigas, pagkain, at mga gamit pang eskwela. At para muling makapag-practice at malibang si Dodong, isang bagong gitara. Paingon sa kaluwasan, kayang tanan din hining kalikutan, kabusugaron ang dunay kinutuban, upang ang upuan buktis sa tanan ng binuhatan. Nagdilim man ang mundo ni Dodong sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Pagmamalasakit ng iba, hindi pa huli ang lahat para sa buhay niya at ng kanyang pamilya, muling sumilip ang liwanag.